Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay napapaisip bakit na kayo po ay parang lagi na lamang minamalas, bagamat kayo po ay mahilig sa mga pampaswerte. Napakarami niyo na po mga pampaswerte, ganun din po hindi ko nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. At ang malas na sinasabi po ninyo ay tungkol sa usapin ng pera, pero napakasipag naman po ninyo. Yan po malaking question mark, bakit po nangyayari pa rin po yan sa inyo, ba't po kayo nagkakaganyan? Ngayon po mga bossing ko, maaaring may mali kayong gawi, lalo-lalo na sa pagsimula ng araw po natin sa umaga. Dapat ay huwag niyo po itong gawin para hindi kayo malasin ng buong araw mga bossing, or kaya ng buong isang linggo. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Napapatanong sa inyo sarili ko anong pagkakamali po sa inyo, bakit kayo po ay paborito ng kamalasan. Naisad na kayo iswerte na ipanay kamalasan ang inyo pong natatamo. At minsan napapatanong ka sa inyong isipan, bakit ba ang dami-dami nyo ng mga pampaswerte, ang dami nyo ng mga ginawang iba't ibang klase ng ritual, pero kayo po ay kumbaga hindi pa rin ito tumatalab at hirap pa rin. Ganon din po na minsan napapaisip ka na ikaw naman po ay hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon, lagi ka nang dadasal. Ganon din sa napakasipag mong tao pero lagi hirap at hirap pa rin, parang napakailap sa inyo ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ganito po mga bossing, maaaring pagising nyo po sa umaga, instead na kayo po ay kumbagay lumanghap ng sariwang hangin at maging positibo sa buhay, buntong hininga po kagad ang kumbaga ang ginagawa po ninyo, na parang napakalalim ng ano, pinanggagalingan, na parang pag binuga po ninyo ay talaga namang damandama ng katabi nyo o sino man po makakasalumuhan ninyo sa tuwing umaga, na parang napakalalim ng problema po nyo pinagdadaanan. Diyan pa lamang po sa pasimula ng umaga, diyan po magsisimula po tayo ng swerte, di ba? Diyan po, kumbaga, kailangan i-claim natin ang swerte, positive po tayo. E paano kung gano'n ang sitwasyon po ninyo? Ako po may kakilala ganyan mga bossing. Lagi ko sinasabi na parang ang lalim ng pinanghuhugutan mo, ano bang problema mo, mga gano'n. Bakit ano bang ang dami mong pinagdadaan ng problema, agang-aga, gano'n po kaagad. Lagi siya nakabuntong hininga, isa po yan sa negatibo. Kaya kung halimbawa ikaw po ay may mga problema, ipagdasal mo na lamang yan para marilis ko ano yung nasa kalooban po ninyo. Kasi yan po isa sa mga malas. Malas po yan, lalo na kung ikaw ay may negosyo, or kaya magpunta ka sa trabaho, or kaya sa araw-araw po natin, malas po yan. Lalo na pag simula ka ng umaga, yan po kaagad. Yan po yung problema po kaagad. Sinisimulan mo ang inyong umaga ng problema po kaagad. Bukod po sa paladaing na tao, agang-aga, imbis na halimbawa, pagbulat-lat mo ng inyong sinaing, kumbaga wala na namang maisaing. Kumbaga, tunay naman na kahirap-hirap talaga, kadaing-daing. Ngayon po, instead na idaing mo, instead na ibuka mo sa inyong pong bibig, mag-isip ka agad ng mga pamamaraan kung paano masusolusyonan ang problema. Halimbawa, mutang-utang muna sa mga katabi-katabi po natin, mutang sa nanay, mutang sa kapatid, sa kapitbahay. Ayan, ngayon, pag kung ano mas sinabi nila, pasok dito, lampas doon. Masabi nyo, pag ako yumaman, babayaran din kita, yung mga gano'ng mga bossing. Basta, solusyonan nyo po kaagad. Hindi po yung panay binubuka lagi sa bibig, kasi nakakatakot pag ibinubuka sa bibig. Lalo tayong, kumbaga, hirap at hirap pa rin po yan mga bossing, kahit anong gawin po natin kayot. Kaya instead na mga pangit ang ibuka sa bibig, na ganito, walang-wala, mga ganyan, side na side, yung mga ganyan salitain, kayo po ay mag-isip na ng mga pamamaraan. Sabihin nyo, makakaisip ako niyan, positive lamang, magkakaroon ako ng ganito, ng ganyan. Ganon po, simulan nyo po sa, kumbaga, positibo, yung umaga po natin, kasi wala namang iba pong mag-aano sa inyo, kundi kayo lang din eh. Kaya kailangan pagising nyo sa umaga, mag-inhale, exhale, kayo po mga bossing, i-claim nyo na ang swerte. Sabihin nyo, yayaman na ako at huling paghihirap ko na ito at hindi na ako muling maghihirap pa. Pagkatapos mga bossing, mali din po yung gawi na pagising po ninyo, yung hinigaan po ninyo ay iniiwanan ninyo na hindi nyo tinitiklop. Na kumbaga, paalis ka na lamang, na yung hindi mo lang natiklop yung inyo pong higaan, naglaglag na po yung mga damit po ninyo na marumi sa ilalim ng inyo pong una, naglaglag na sa gilid ng higaan, napakadumi, nagkalat po yan. Isa po yan sa mga negatibo. Na pagising mo sa umaga, dapat po tiklop po yan kaagad, hindi nyo po hinahayaan na kung anong, halimbawa, tutulog ka, dumating ka na sa hapon, ihiga ka, kung ano, iniwan mo, yung pa rin ang dinatnan mo, isa rin po yan sa malas. Kaya kailangan,
baguhin niyo po yung sitwasyon ng mga ganyan sitwasyon. Kasi isa po yan sa mga walang pagbabagong magaganap sa inyong pong buhay. Or kaya mas magiging worse ang mga pagbabagong magaganap sa inyong buhay kapag hindi niyo po yan binago. Yan po yung mga ilan sa mga mali na ginagawa natin tuwing umaga na dapat ay wag natin gawin para tayo ay swertin at hindi po tayo malasin. Yan po ay proven mga bossing. Marami na akong mga nasaksihan ng mga ganyan sitwasyon. Binago po nila unti-unti. Bagamat nung una sabihin nakaugalian na nila kaya gano'n no. Kumbaga ay mahirap para sa kanila na baguhin. Pero nung dumaan pa sila sa mga iba't ibang mga pagsubok, napilitan po silang baguhin. Ngayon po mga bossing ko, kamusta naman po sila? Malayo daw po yung pagitan nung dating hindi pa nila ito ginagawa at nung ginawa na po nila. Kumbaga, damandama po nila at yun nga po yung nakakwentuhan po sila. Sila mismo nag-search sa akin at sinasabi, salamat daw dahil nga, kumbaga, nararanasan daw nila ang sarap mabuhay nung binago po nila yung mga ganyang gawi. Kaya kung kayo po isa, gusto nyo po mas maka-attract ng swerte, subukan nyo po yan tuwing umaga, positive ka lamang. Iwasan yung mga pagbubuntong hininga, pagdaing, yung po ating hinigaan, kailangan po yan, malinis po yan. Pag tumayo ka, sabay tiklop na, sabay pagpag ng inyong higaan kasi may dulot din po yan. Maaaring, may dulot din po yung kamalasan. Maaaring ma-stack up ka na sa sitwasyon na kung ano meron ka at wala nang pagbabago po ito kapag may mali kang gawi na katulad po na aking mga nababanggit. Kaya kung kayo po naniwala sa mga gato mga pamamaraan, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po mga bossing, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.